eto na, dahil winter na, eto naman ang ating gagawin. Ang pag-strip o pagtanggal ng mga dahon nitong Michelle Magnolia. Kasi ito ang dapat makita dito. Yan, yung buds na yan. So yan siya, ito yung tsura ng mga dahon. So tingnan natin mamaya, pakita ko sa inyo kung ano ang magiging resulta pag natanggal na ang mga dahon nito. Isa to sa aming tanim. Makikita nyo to sa aking mga video. So, paulit-ulit lang every year ang aming mga paninda. Sabi ko nga, seasonal. So, pag winter, eto na yan sila. Pag winter, ganyan ang mga itsura nila. Iba-ibang bulaklak, iba-ibang hugis, iba-ibang dahon, iba-ibang kulay. So, ito, hindi pa to siya nagbulaklak. Pero once nagbulaklak siya, ang kulay ng bulaklak niya ay puti. Para siyang rosal ang amoy. So, sa ngayon, wala pa siyang bulaklak. Ang tawag sa kanya ay buds. Kasi buds pa lang yan siya. Yan, buds pa lang. Ganyan pa lang yan siya. O sige, mamaya naman yung iba. Pag natapos ko na. Kahit ito ginagawa ako, tatanggal ako ng dahon. Ang kalang ito ng dahon. Ano yan? Sobrang lamig dito. Ito ginagawa ko ngayon. Okay, malamig. Tanggal tayo ng dahon. Tanggalin natin, ha? Tanggal tayo ng dahon. Okay, and ito, pag natapos ito, ganito yung tsura nito, guys. Oh. Sandali lang, ha? Tapusin ko muna ito. Para makita nyo kung ano yung tsura nito. Marami po sila. Isa-isahin mo talaga sila sa kada branches nila, kada stem ng branches. Tatanggalan mo ng dahon para lumabas yung ganda ng yung ginagawa. So, ganito to siya, oh. Ganito. Ayan, natapos ko na, oh. Kita nyo? Ayan, so, natapos ko na. Ayan. Ayan. Marami ako niyan. Yung iba, tapos ito naman yung kalat niya. Makikita nyo yung kalat niya. Ito yung kalat. Lagay ko diretso kagad sa mga balde. Para mabilis silang damputin. Ayan yun sila. Ito na yung tsura niyan. Dalian ko magtrabaho kasi mahirap na. Pagka hindi ko dinalian, hindi ito kagad matatapos. Alam nyo na, pagtrabaho, trabaho talaga, ganyan ang buhay. Kaya ayan, dinali-dalian ko na para mabilis kong maubos yung mga dahon sa pagtanggal sa mga branches niya. Para mabilis din akong makagawa ng iba pang trabaho. Ganyan po ako magtrabaho palagi, laging nagmamadali. O sige, dyan lang kayo manood, ha? Ito, natapos na tanggalan ng mga dahon, ganito na ang mga lumabas. So, lahat ng branches niyan, ang stem niya ay puno ng buds, yung mga sanga niya. Ayan. So, natapos ko na yung trabaho ko, sa isang balde, lima yan, limang bundle. So, 5, 10, 15, 20, 25, tapos merong apat dito. So, naka-29 ako. Naka-29 na trabaho. Matrabaho sa dahon, pero maganda yan siya pagka nalagay mo na sa arrangement ng bulaklak. So, yan ang natapos ko ngayon. Ito naman yung kanilang nagawa na. Tapos, meron kaming ito, panibagong kulay ng bulaklak. Ito na hydrangea. So, inaayos din yan. Itatanim. Yung aming acuba. So, camellia, yan na muna ang natapos namin. Spanish heat. So, sa susunod naman yung iba, yan muna. Yan muna ang aming mga natapos. Nagsamuli uli. Muna tayo ng hapunan, ha. Luto muna hapunan. Ayan na. Ito na yung mga nasa shed. Ito pala yung bago naming dahon. Ang tawag dito ay fishbone. Fishbone kasi para siyang yung, alam yung buto ng isda.
Ito naman, Heda o Spanish Heat. Heat. Ito naman yung aming red protea. Yan. Ito yung ginagawa ko. So, yung iba natanggalan ko na ng dahon, ang tagal matapos pag nagtatanggal ng dahon. Ang tawag dito ay Michelle Magnolia. So, sa loob ng balde na ito, isang bundle yan. Ang isang bundle ay 5 bunches. Kung ilan ang stem sa isang bunches, conforme kung gaano kadami yung sanga. Minsan, merong 5, merong 4, merong 3, conforme yan siya. So, yan pala yung aming mga natapos. Ito naman yung pitostrum. Variegated pitostrum, ang tawag dyan. Ito naman si Laurel. Yan. Ito naman, ang tawag dito, Spanish Laurel. Oh, Spanish Laurel yan, ha? Yan. So, ito naman yung bay leaf, yung panluto. So, yan palang ngayon ang mga nagagawa o na pick namin. Ito ngayon, yung little gem. Ganyan yung bulaklak niya. Yan. Pa maganda. Gandaon. Ito naman, wattle. Wattle ang tawag dyan. Ito naman, ivy berry. Kasi may berry siya. So, yan yung mga natapos ko. Pag namulaklak pala siya, diba, nagbud siya. Ito muna. Na ganyan na yung tsura niya pag namulaklak siya. Magandang amoy niya, parang rosal. Sobrang bango. Kaso di nyo naman maamoy dyan, nandito ako, nandyan kayo. Nasabi ko lang kung ano ang amoy ng bulaklak na ito. Umpisa pa lang siyang mamulaklak, mag-open yung buds. Yan. O sige, hanggang sa muli, ito muna ang mga isi-share ko sa inyo. Ah, ito ang tinatrabaho ko ngayon kasi umpisa na siya. So yan muna ang tinatrabaho ko hanggang sa muli. Sa Walang Pagsawang sa Pota, sa The Agra Family Vlogs, o sa susunod naman ulit tayong mag-share ng mga video, mga bulaklak, mga dahon. O hanggang sa muli natin pagkikita. Ayan, marami pa akong tatanggalan ng dahon. Ayan ang itsura nila pag hindi pa sila natanggalan ng dahon. Kaya sila tinatanggalan ng dahon ay para ang labas ganito. Makikita mo, kada stem, ito yung stem ng branches, may mga buds. Ayan ang buds nila. Patuloy ko pa yan, ha? Di pa tapos, marami pa yan. Marami pa yan sila. Ewan ko kung ilan lahat ito pag natapos na. Mamaya, pakita ko sa inyo kung ilan lahat pag natapos na sila. Gawin ko muna to para maganda, matapos ko na lahat ang trabaho ko. So, pagtatanggalan natin isa-isa yung mga dahon sa stem nila. Para makita ito, ito ang i-display. Ipapakita. Siyempre, ano yan siya? Text time. Kasi kada stem, marami yan silang dahon. Isa-isahin mo para hindi mabali. Kung babaliin itong mga ito, yung mga yan. Para hindi mabali yan sila. Yung paggawa ko. Alam, matapos ko yan silang lahat. Tanggal siya. Oop. Dandahan kasi mamaya makalbo na 'to. Dandahan lang ang pag-ano, tanggalan ng dahon. Kasi na lang. Dandahan lang. Ayan, tapos na. Ayan na sila. Pag natapos mo na sila lahat. Ayan, ayan. Natapos na. Diba? Maganda. Kita niyo ko na tsura nila. Ayan sila, oh. Tingnan niyo. Maganda. Maganda yan sila.